Ito po mga kaibigan, mga busing, mga katropa ko, meron ulit tayong gagawin na isang Mitsubishi L300 456 ang kanyang makina. Ang kanyang sira po ay may tagas na ang kanyang brake master cylinder kit, kaya atin po itong papalitan ng repair kit, o kaya ay kinakailangan buo. Ang ating pagpalitan ay palitan na natin. Tingnan nyo, may tagas na siya. Tingnan nyo, lakas na ang tagas. Tutukla pa na yung kanyang pintura dahil sa fluid na tumatagas dito sa kanyang brake master. Kaya mga boss ko, baybayan nyo kung paano. Hop! Mali ah! Kaya sa mga aking mga viewers dyan, ay paki subaybayan nyo lang itong video ko ito, para kung mangyari po sa inyo ito ay kaya nyo lang gawin kung paano ko itong baklasin at kung paano kong papalitan ng kanyang repair kit, o kaya ay papalitan kung buo kung talagang kinakailangan na. Ang una po natin babaklasin ay ang kanyang ito, linya yung kapunta sa kanyang gulong, ito dalawa, harap sa likod, yung likod nakatago. Tapos ang kanyang supply, ito kanyang supply, ang dalawa rin yan, harap sa likod yan. Tsaka ito ang tornilyo na reduce, yun lang. Kaya lang wala akong taga hawak ng aking kamera, ay siguro kung paano ko ito gagawin ay yan, gas. Ito na mahirap sa mekaniko dahil sumabiglaan ganyan, biglang kalas, isa na babangga ang iyong kamay, nasusugat. Pero okay lang dahil kasama sa trabaho yan. Ito yan, na iwas ko na. Tatanggalin ko na lang kanyang supply saka line nya. Okay, ito na po, nilabas ko na kanyang brake master. Okay, nilagay natin dito ay tatanggalin natin ang kanyang lock na yan, lock, tapos ilabas. Tapos makikita natin kung okay pa ang kanyang cylinder, brake master cylinder niya, okay pa. Kaya kailangan na ripalitan. Okay, ako muna hugasan ng tubig para matanggal ang fluid. Yan mga boss, ito ang palatandaan ng pag nakita niya ito na ganito, yung nalulusaw ang pintura sa puno ng inyong cuts master cylinder. Yan o, natutuklat ang pintura. Yan, sintomas niya na may leak ang inyong cuts master. Kaya pag nakita niya yan ay palitan nyo na kagad yung inyong clutch master repair kit. Kung kailangan na repair kit lang, repair kit lang. Kung kailangan buo, yun, buo ang palitan nyo. Kaya na, yan. Kaya malakas na tagas nito dahil basang-basa na, at saka medyo matagal-tagal itong gumatagas kasi lusaw na yung pintura. So, hanggang dito na soba. So, yan ang palatandaan ng pag nakita nyo yan, ibig sabihin
may tagas ng inyong guts master. Kaya yan, yan ang aking tip sa inyo na pratanda niya ng may tagas ng inyong guts master. Pag nakita niyo yung may pusa nang tumutuklap ang pintura, nalulusaw kasi mas matapang kasi yung brake fluid isang sa pintura, kaya kaya-kaya niyang lusawin ang pintura. Kahit anong klaseng pintura yan, basta brake fluid ang ilagay mo may lulusawin niya ang pintura. Kaya yan ang sa panibagong tip na may tuturo ko sa inyo, mga boss, mga kaibigan na may mga sasakyan na ganito. Yan, okay. Sa pa mga boss, mga kaibigan, para pala mahugot nyo ang kanyang repair kit, kasi dalawa yan, dalawang mukarutong yan eh, yung kanyang repair kit. Para nyo mahugot po, lawagan nyo muna ito, yung tornilyong disc na ito, lawagan nyo yan, yan, lawagan nyo, tapos tanggalin, kasi ito naglalock doon sa pangalawang repair kit niya. Bandang hulihan, panghulihan na repair kit ito. Ito nakatusok doon sa kanyang may stopper doon. Pag nakabaon ito, ay hindi niyo mahugot ang kanyang repair kit. Kaya ito ang tatanggalin niyo, yung gis na ito, tornilyo. Pinakalock niya. Yan. Baka hindi niyo alam yan. Ito ang tinatanggal para mahugot ang buo ang kanyang repair kit. At bago nyo ikabit ito, salpak nyo muna ang kanyang repair kit, tsaka saka nyo ilagay ito, kasi ito ang nagsisilbing lock niya para hindi siya lumabas, para hindi siya lumabas dito yung pangalawang repair kit niya. Yan. Okay. Okay, dumating na po yung ating pinabili na repair kit ng kanyang brand ay Keep IC. Mga klase rito, IC na ito. Okay, dumating po itong i-install. Bago natin i-install, dahil maglalagay muna natin ang kunting fluid dito para swabe ang pagpasok yan. At the same time, ay dito rin lagyan rin natin ang fluid. Masahin natin ang fluid. Okay. Yan. Bago natin lagay yung kanyang repair kit ay lagyan mo natin ang kunting fluid para swabe. Loob. Yan. Para madulas pa may pagpasok ng kanyang repair kit. Okay. Patay na rin ito, lagyan na rin natin ng kunting fluid para swabe. Yan, sorry, yan, ganun din. Unahin muna natin ito, itong pinaka panglikod niya eh. At tanggalin muna natin ng kanyang lock. Tapos ito lang, yung ikot-ikot lang para hindi sumabit. Yan, makita mo yan, oh, madalas, oh, yan ang mukha niya eh. So, pagka ganyan, ibig sabihin pumasok na siya. Yun, ilagay na natin to yung lock niya para hindi siya lalabas. Yung bago niya, no? Or, yun na lang.
Sana dito natin lagay, lagay na natin yung kanyang hulak din yun. Sana di natin dala yung ating press ng hulak. Hindi natin ito bitawan muna. Okay, nalagay natin yung kanyang lock. Yan para testing natin muna. Ayun lang, nabubuga na ng hangin. Ganyan, kapit na natin doon. Okay, isang karton. Karton ng box mo sana. Sikip lang ito eh. Yun ang mahirap pag naputol yung yeah. Ano? Ano? Yung linya na yan. Ay, hindi ba siya kasang putol yan? Yan ang ating clutch sa brake master. Okay. Nabibleed na tayo ngayon. Yan. Mabaw na ka din yung pedal. Saka mo pasingawan. Yan. Yan, tumutulong siya. Sige. Ah. Huwag kami. Huwag kami ingay. Hindi ha. Nagbablog kami. Para kayo may inooperahan. Nagbablog kami, tol. Yan ah. Hindi ko nagsabi. Sige, okay lang yan. I-edit naman yan yun eh. Pwede naman kahit marinig boses ni... Ano, i-edit yan? Oo. Oh. Pero Darius, na-edit naman pala. Nakapungang ako lang. Kumaka mo na. Teka, yan lang ako dito. Dabag... Hindi. Ayan, sabag. Pwede na yan. Buksan mo na, tol. Ito, mas kami ko pala. Ito. Mainit eh. Oh, sabi mo, magugas ka muna pa. Salta ka.
bukas mo na kamay kasi mainit yung brick fluid. Sabon, kailangan na sabon? Hindi na, mamaya na. Tama pala, no? Ganun na lang gawin natin yung ilagay dyan, yung parang aluminum foil. Oo, tapos may asbestos siya na dilaw. Para mas maganda yung blade natin, pandarin natin. Ano yung produce para sa kambian? Yung ano? Hindi, sa parino to ang... Ah, radyo pati yung cambio, baka pwede natin gawin ng paraan. Yung malaki na yung muscle ko sa cambio eh. Ayun, i-adjust na yung clutch. Tapos pag tumatakbo kami ni... Ako, wala pala tanggas yan. Hindi ako nagpakarga kanina. Diesel. Eyo, kimti sa gado. Hindi yan, Celsius yan. Ayun pala. Oo. Mas maganda yung tulak niya din. Magana yung kanyang bakyum. Okay, blade. Bago mo yung blade. Kapakan mo ba din? Dadaris ha? Wala ka dyan. Diba? Wala. Rujun, wala talaga kuweta to. Assistant niya. Gulo na. Ilang balak, bala ka dyan. Parang ganyan din siguro sinasabi nito kay Brother Man. Sabi ni Brother Man, Brodaris, lagyan natin ito ng alam ito para matibay. Sagot si Brodaris, bala ka dyan. Oo, ikaw nakakaalam yan eh. Oo. Isa, bala pa ni Brodaris, ewan ko sa'yo. Kailan Brodaris yung walang bulay lumalabas? Kailan, wala. Dahil matanda na yung gumagawa. Dahil Brad Jun, no? Hindi na talaga natin may tapos si Brad Aris kasi may pakinabag pa sa lokal, eh, no? Huwag na pakinabag sa lokal, tapon na natin ito. Huwag na masadagat-dagat ang apoy. Parang gumagalaw siya, Brad Jun. Ayun. Yung clutch, pag pinapapakan mo. Hindi pa siya ganang maigpit. Ayun, ano, yung... Persado, no? Oo. Gumagalaw eh, pagka inapakan ng preno eh. Ayun, gumagalaw oh. Ano pala, tol, pinabaliktad mo pasok? Para nandun yung ulo sa unahan, kaya mainit. Ikaw nagpasok yan. Ha? Ikaw nagpasok. Hindi, ibig sabihin, binaliktad nyo. Ay, tayo nyo ba tayo nilabas kanina? Hindi. Hindi na. Hindi na, kung gumagalaw para... Dapat sabihin mo, Brodyan, dito, pakita mo dito. Ito ng pag-vlog, parang si Ian lang. May tapang. Bakit binubuhusan ng tubig? Para maanod yung brick fluid. Kasi yung brick fluid matapang yan. O, tingnan mo. Sinunog niya yung pintura, no? Nalulusaw yung pintura sa brick fluid. Kaya, yan ang palatandaan mo. Pag halimbawa, nakita mo nalulusaw ang pintura, ibig sabihin, may tagas na yan. So, ibig sabihin, pinturahan ulit namin yan para so, palatandaan. Pinturahan nyo ulit para pagka hindi mo pinuntaran ito, kakalawangin. Spray na lang yan. Hindi okay. Pang kahit yung pintura na kapapayag na makapal, apalan so, natin. Pero mas maganda, meron muna primer. Primer. Sa dimikit yung pintura. Huwag yung spray kasi pag-spray, wala mo ito lang yan. Hey, yung V-Crush. Sige nga, V-Crush ha. Sabi mo, magaralgal, matigas. Ah, lambot na. Pati ba cambio naman po? Pinaas niya tol eh. Pinaasyan ko eh. Ayan o. Pag kanina ba, ayaw. Ano, medyo matigas siya. Ay, ibig sabihin magkakasama yan? Sa clutch yan. Okay. Sa adjust ng clutch tol. Adjust ng clutch. Pinangat niya na konti. So, sabi niya, matigas na cambio eh. Hindi, si boss lang naman nagreklamo eh. Kaya ko naman eh. Kaya lang, minsan ako, nalalagatak ko. Paano di ako magre-reklamo pag nagdadrive si Brodaris para kami na-armalate eh. Pagka minsan, hindi ko nakapakan. Nagugulit ako, nagkakapin si Brodaris eh. Nagnangat-ngatan yung mga gear. Okay, eh. Ah, grrr, gumagana. Oo, gumagana. Kulang sa... Kulang sa diin. Diin ng clutch. Alam, yung driver, no? Yung driver. Brodaris, di ako nagsabi ha, si Brodjun ha. Hindi nga, minsan nakakalimutan ko mag-clutch eh. Ano ka na ito? Patayin ko na, Brad Jun. Baka mag-overheat na naman to. Oo, patay ba? Okay. Baka isama mo.
Shout out kay Boss Ronnie ah. Shout out kay Boss Ronnie eh, sa likod binabantayan kami habang gumagawa. Baka mamaya ipalpak ang gawa ni Brad Jun. Eh ako taga flashlight lang naman ako. Ayan, no editing na yan. Brad Ronnie, Bad Aris, para marinig yung usapan. At sana nagustuhan nyo ang latest upload kong ito. At don't forget to SLS, subscribe, like, and share. At bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng mga Diyos namin. Lahat kayo, hindi ko nababanggitin ang lahat ng pangalan nyo. Salamat sa Diyos. We'll be right back.